Good day, everyone! I hope you're all staying safe and healthy. Welcome to episode 6 of KamUSta, Nars. In this episode, we will get to know Patricia as she shares her inspiring journey towards a successful life in the US. Let's go and follow her American dream story. Yes, it's so nice to finally meet you, Patricia. So, Patricia, dito sa parang interview na to, gusto lang namin malaman kung ano na yung mga naging experience mo, what were the achievements you had since the time that you have been in the US with your family. So, maraming salamat, Patricia. So, kamusta ka na? Naghapunan ka na ba? Katatapos lang, ma'am. 8:30 ng gabi ngayon dito. So, ito yung Friday. Thursday ngayon dito, pero Friday ko na ngayon. So, day off ko na ng tatlong araw. Friday, Saturday, Sunday. So, pagod yung apat na araw na diretso, pero pahinga na nga bukas. Oo. Congratulations. And at least makakapahinga ka na, makakatulog ka na ng 12 hours ulit. Yes! Bawi-bawi. So, Patricia, gaano katagal ka na sa US? Kailan ka dumating ng US? Dumating ako December of 2018. So, 2 years and 3 months. Mm-hmm. Oh, wow. Mm-hmm. Tagal na, no? And kamusta naman ang experience mo during the orientation? Gaano ka katagal bago nagkaroon ng orientation? Magmula na dumating ka? Orientation, ma'am, yung training ba yon or may preceptor or yung kung orientation like ibibigay ni itutour ka nila initially they will how do you say this, merong official ma'am na orientation kasama mo yung mga new employees nung facility. Okay. So since ang facility na assigned ako is ang pangalan niya is, Can I give the name? I'm not sure. Yes. Okay. So I'm assigned in read outpatient surgery endoscopy. So ano po siya? Korporasyon siya ng mga doktor, pero sila sa Reed Hospital. So ngayon, meron kaming may separate na HR ang Rose. Rose is the Reed outpatient surgery endoscopy. So sila yung talagang kausap namin, yung HR ng Rose. But then, they will coordinate with the HR ng Reed. Uh-huh. So, pag nagkaroon ng orientation, yung official orientation, you will be with the other new employees of Reed. Uh-huh. So, nung time ko, ma'am, ako lang ang nag-iisang Rose employee na orient. So, kumbaga, ang orientation na yun, palagang pang general lang. Uh-huh. So, general. And then, I think it was 2 days. Yung second day, imi-meet ako nung HR personnel ng Rose, and during the lunch break, she will sit with me in the cafeteria. Tapos kumain kami doon, libre yung first lunch namin. So ganun yung orientation. Mm-hmm. And then yung orientation naman sa OR na talaga, kasi I am assigned in surgery. I initially ang nurse educator ang kasama mo. So, itutour ka niya sa lahat ng rooms na like specialty rooms and at the same time, yung mga sterilization area din, papakita rin sa'yo, endoscopy rooms, lahat, ipapakita sa'yo doon. So, but then yung orientation na standard orientation ng OR is 3 months. So, 12 weeks with preceptor na kasama mo lagi siya. So, siya na lahat magtuturo sa'yo. Iba-ibang preceptor actually. Uh-huh. Every day, you're assigned with a different preceptor. And each preceptor, iba-iba syempre yung style nila and you will learn from them. So, ganon. Kinabahan ka ba? Dito sa Pilipinas, Patricia, what was your clinical experience? Is it the same OR then? Yes. I graduated 2007. And right away, nag-bedside ako agad eh. So, nung almost more than 10 years of experience ako, majority is in OR. Meron lang akong ilang months na ilalagay ako sa floor, pero ibabalik ako sa OR. And since sa Pilipinas kasi, OR and DR and labor and delivery ang practice ko,
I was thinking ganun din dito. Mm-hmm. So in-expect ko may mga buntis, may mga anak, may mga ganun. Uh-huh. Pero pagdating ko rito, specific lang na OR, surgery uh-huh. lang talaga. Uh-huh. Kung ang tanong naman kung magkaiba, ang pinakaunang napansin kong kaibahan pag surgery dito sa facility ko na lang, ayokong magsalita para sa ibang ospital. Ang practice, ang kanilang training style dito, you will start, pagbago ka, you will start as a circulator. But okay. then in the Philippines, you will start as a scrub nurse. Mm-hmm. So, yes. Kasi ang thinking natin sa Pilipinas, understaff tayo, mm-hmm. yung senior nurse ang mas skilled in, mm-hmm. mas alam niya yung lugar, kung paano mag-flow, kung may dumating mm-hmm. mga emergency, mas experience siya. So dapat mm-hmm. wala siya sa sterile field. Siya yung mm-hmm. yung junior yung nasa sterile field and then we'll just pass instruments. Mm-hmm. So ganun ang practice ko sa Pilipinas and later on in that 10 years I learned to scrub and circulate mm-hmm. later on. Pero mm-hmm. dito ma'am, circulate agad. Yes, sabi ko, oh my god, hindi ko alam yung nangyayari sa field and then uh-huh. you expect me to understand what's going on. So uh-huh. So pero nung in-explain naman na sa akin, na-realize ko na mas less yung trabaho dito mm-hmm. ng OR nurse. Kasi sa Pilipinas, lahat ikaw. From the very start, admission, and then yes. Sa OR na lang sasabihin ko para hindi na mahalo-halo. Kasi nahahalo ko yung DR eh. So pag from admission, and then you put them in the table and then assist mo ang anesthesia for anesthesia induction mm-hmm. and then during the procedure and then post-op ikaw pa rin lahat. Recovery, di ba? Ikaw rin na mag-recover, ikaw rin na magta-transport sa labas kung ikaw yes. aabutin pa rin tayo. Exactly. But then here hindi ma'am. Meron po tayong pre-op nurses. And then, meron din silang post-op nurses. So, kami mm-hmm. yung nasa in gitna. Kami yung during the procedure. So, ang ano ko po, ang gagawin namin is, pupunta kami sa pre-op, bibigyan kami ng hand-off report ng pre-op nurse. And then, you just go to the patient's room, interview, confirm the consent, confirm the anong side ng katawan yung ooperahan ganyan mm-hmm. make sure na tama na markahan ng doktor mm-hmm. na hindi siya kumain mm-hmm. all the works. So yun ang pre-op and then you bring the patient to the room, you assist with transfer from the stretcher to the bed and then assist the and then you go counting, yung magka-count ka ng instruments mm-hmm. and then you go back to the patient, you prep the site and then you do a timeout and then chart. Yun lang ma'am, sa totoo lang yun na yun. Tapos after ng surgery, tatawag ka na sa post-op, hey, we're coming. tapos na yung trabaho mo ma'am. Oh, tapos na. Move on na sa next. Magaan. Mm-hmm. Yes. So, but during the first time, no, halimbawa during the first time na nilagay kanila after the orientation, during the first time na nilagay kanila sa OR, nakatulog ka ba after your shift? Ano ma'am, hindi ko matandaan na eh masyado, pero ang pinaka nag-stick sa mind ko is yung mga first few days ko, ang preceptor ko lagi sinasabi sa akin, go to your patient and talk to them. Parang ganun, uh-huh. hindi. Uh-huh. Parang lagi akong, can you come with me and uh-huh. assist me with... I'm very... Takot na takot ako, ma'am, kausapin yung patient. Uh-huh. Na, basta ma'am, iba eh. Kasi nga, English. Tapos, uh-huh. I feel like they can sense na kinakabahan ako at the same time. May accent din. May accent eh. Hindi uh-huh. natin maitatago yan. Mayroon talaga tayong accent. Yes. Pero... later on, sabi nga nila, oh ayan, yung mahiyain si they call ano ma'am, nickname ko rito kasi nickname ko si Patre. So, oh ayan, si Patre ngayon hindi na siya mahiyain, madaldal uh-huh. na siya. So, yun. So, ngayon you are more confident in facing your patients. I think so, ma'am. And what I really like about surgery is the small amount of time you spend with your patient that
away. So yes, they won't remember you after surgery. So maganda yon, ma'am. Gusto ko yun. Totoo yun. Totoo. Oh, ma'am. Sobra. So, yan nun. So, ano yung naging, what was your memorable experience during your first time na nilagay ka sa floor and during the orientation mo sa facility itself, sa OR? Siguro, ma'am, ang natatandaan ko na, ano lang, ma'am, yung gine-gauge nila yung knowledge ko is yung parang ina-access nila yung knowledge ko is tiningnan nila kung paano ako magsalin ng saline to the sterile field. Mm-hmm. Okay? I nakita ko yung parang inoobserbahan nila ako. So, sabi ko naman, basic kasi naman yun kung may experience ka po talaga sa OR. Yes. Well, hindi na yun, parang automatic na siya. Yes. So nakita ko doon na nung makita nila na marunong akong magsalin ng saline na hindi ko makocontaminate yung field, I think I gained their trust na, oh, she knows the basic. So parang ganun. Yeah. And then later on, they add one more task at a time. And then later on, after 3 months, they let me go. And ang maganda lang kasi talaga, ma'am, sa kanila, they will not stop teaching you. Mm-hmm. And everyone is helpful. Helpful talaga sila, ma'am. Hindi, napaka, yun ang masasabi ko, mga katrabaho ko, ma'am, very helpful. They will always ask you, are you okay? Do you need anything? Laging ganun. Laging ganun. Yeah. Wow. May mga Pilipino ba? O ibang ano din? May mga ibang nationality? Madami pong naunang Pilipinong PT and doctors dito. Kami po ang unang nurse na deploy na agency. So apat kaming nurse ng health carousel dito. Dalawa kami sa OR, dalawa po sa floor. Mm-hmm. And then, so yung nasa OR, kami dalawa lang. And hindi naman kami masyadong nagkikita kasi parang kami circulator. We don't go to the same room. So we're assigned all every day a different room. Mm-hmm. So magkikita lang kami lunch break and then sometimes pag floater ako kasi ma'am nag-iba na yung time ko eh, naging 12 hours ako. So medyo naging ang trabaho ko parang floater. Mm-hmm. You don't have a specific assignment initially or ganun. Oh yeah, midday saka ka lang magkakaroon ng assignment kasi mawawala na ng tao, parang ganun. So, nangyayari, makakapasok ako sa room nung Filipina na nurse, tutulungan ko siya minsan. But, and then, ganun lang, salitan lang kami, ganun din siya minsan. Kaya nakakatuwa, ma'am, kasi, ano na, after 2 years, talagang okay na kami, talagang nagja-jive na yung ano namin, trabaho namin ni pangalan niya Jasmine. So, tinanong ko naman siya, ma'am, kung okay lang sa kanya mabanggit siya. Sabi niya, oo naman, sabi niya sa Is she also from Health Carousel or from different agency naman siya? Health Carousel din siya, ma'am. Ay, Health Carousel. Baka gusto niya rin magpa-interview. Aba, kailangan niyo ba ng marami? Sure, sasabihin ko sa kanya, ma'am. So, 2 years din, 2 years na kayong magkasama in the same facility. Mm-hmm. Ano lang, nauna lang siya sa akin ng months, ma'am. Mga 3 months ahead lang sa akin. Ah, I see. So, nung nandun ka na sa facility, you're doing na your work. Let's say, for example, mga initially, so mga first few weeks mo, di ba meron kaming binigay sa inyo na online trainings? For example, the ATI, meron sa simulation. Yeah. Did it help somehow? It did, ma'am. Initially, ma'am, aaminin ko, nahirapan akong sagutan yun. Kasi, syempre, iba yung practice natin sa Pilipinas. I have to do my research. Internet was my friend that time. I have to admit. And then, at the same time, ma'am, nasa Indiana kasi, ang Indiana kasi, they would require me social security number first bago makapag-endorse. So, it took me a while para bago mag-start. So I think 6 weeks akong walang work actually. Tapos, so may time ako para tapusin lahat yun. And it did help me. Lalo na ngayon, ma'am, pag yung prophecy test, every year pa rin kasi yun, di ba? Yes. Ano na siya, parang, ay, alam ko na to kasi napapractice ko na. Parang ganun, ma'am. Malaking bagay siya, ma'am. Oo, malaking bagay siya. Oh, that's good to know. Yeah. And kasi syempre, ngayon,
patuloy pa rin kami nagbibigay ng mga, you know, online trainings. And this is the reason why we're giving this, to help our nurses, you know, pagdating sa US during their transition. Kasi yun nga, sabi mo, magkaiba talaga yung ating practice from here in the Philippines papunta dyan sa US, di ba? So, ang laki adjustment. So, ngayon, Patricia, since you have been in the US for more than 2 years, okay, nung nakatanggap ka ng salary mo, so, what was the first thing you did with your first salary? Aminin ko, ma'am, hindi ko matandaan yung eksakto kung material ba siya or ano, pero sa pagkakatanda ko, ma'am, sa tingin ko pinambayad ko sa utang. Kasi, ma'am, ano eh, I am one of the fortunate ones na may family na very supportive. My family here in the US is very supportive. My aunt na naka-base po sa California helped me. Parang binigyan niya ako ng yung credit card niya, ginawa niya akong authorized user. Ah, okay. Uh-oh. So, she told me, don't touch yung money na dala namin. Sabi niya, as much as possible, wag mong galawin muna. And then, gamitin mo tong credit card kapag may kailangan kayo. And then, saka mo na lang bayaran pag nag-earn ka na ng sweldo, nag-sweldo ka na. So, yun talaga, ma'am, ang naging nakapagpagaan ng mga unang buwan namin sa US. And hindi ko alam kung paano ko matutumbasan yung tulong na yun ng tita ko. Up to now, tumutulong pa din sila. So, talagang swerte. Swerte talaga. Mm-mm. Yes, ang swerte mo, Patricia. Hindi lahat ng may relatives sa ibang bansa katulad mo yung mga kamag-anak. And what do you think is your what was your first achievement naman as a US registered nurse? Achievement wise, ma'am, yung kunyari siguro yung sa work is nung nagda-doubt ako sa sarili ko na I'm doing good or yung kumbaga nakakapag-adjust na ba ako, na gagawa ko ba ng tama yung trabaho ko, parang ganun. I was told na na-nominate ako for Employee of the Month ng Health Carousel. And then ang nag-recommend or nag-nominate was the Nurse Educator ng facility ko. It was, ma'am, nakakataba ng puso na may ginagawa naman pala akong tama. So yung ganun. Yung po yung nakapag-assure sa akin na okay, hindi naman pala ako nahuhuli, hindi na, nakakasabay naman pala ako. Kasi yun lang naman mamang concern natin is yung na-appreciate ba nila yung trabaho mo and kumbaga nakakatulong ka ba sa kanila at hindi ka pabigat. So yung nomination na yun, ma'am, talagang yun ang nasasabi kong achievement ko siya, parang oh my God, yes. Totoo, alam mo yung ma-recognize yung effort mo, yes. Diba? lalo na sa isang bagong lugar, sa ibang bagong facility, iba yung culture, you know, it's a big achievement to be, you know, recognized, especially coming from your colleagues, diba? Nurse educator, ibig sabihin pala na tama naman pala ako. Yeah. Tama naman pala yung mga steps na ginagawa ko, diba? Merong acknowledgement. Tama. And Patricia, dito sa nung pumunta ka ng US, di ba, usually we would always give you suggest you to get a car, right? Ikaw ba, did you acquire a car immediately pagdating mo, or did any of your relatives let you borrow a car? Well, mukhang na-sense mo na, ma'am, na-sense mo na tama yung sabi mo. Again, yung tita ko po na naka-base siya sa California. I was in contact with her before ako pumunta dito, siguro mga a few months before, and ever since alam niya na may nangyayaring processing sa akin papunta ng US, and she's trying her best to think yung paano niya ako matutulungan. Ngayon, ma'am, itong assignment ko sa Richmond, Indiana is just sobrang swerte again, kasi yung anak po niya na Air Force siya nag-work, I mean as nasa Air Force yung pinsan ko, bale, naka-assign po siya 40 minutes away from my facility.
Oh, wow. Mm-hmm. Yes. alam yung coincidence, right? Yes. Yes, sobrang coincidence. So, meron po, yung car na ginagamit ng pinsan ko, they drove it from California to Ohio. Mm-hmm. And then, that same car, ginawa ng tita ko, ginawa niya ng paraan na makakakuha ng car yung pinsan ko, mm-hmm, so she can give me the car. Ay, ang galing. So, yes. Uh-oh. So, ang aking, ano na lang, ma'am, ang aming una na lang naming expenses with the car is the gasolina and mm-hmm sa insurance na lang. Yun talaga lang ang aming. Wala na kaming inisip sa kotse. So, after 6 months, ma'am, no, eight months, nagkumuha kami ng second car kasi po, dalawa na kami nagtatrabaho mag-asawa and dito, ma'am, hindi maganda ang public transportation. Walang Uber. Uh-huh. Ang mga buses nila dito yung, hindi ko masabi kung bus eh. Na-imagine nyo, ma'am, yung mga school bus na dilaw nila. Uh-huh. Kalahati nun, yung kalahati lang ng school bus, ganun ang itsura ng mga transportation nila dito. Uh-huh. So, hindi, talagang, ano, ma'am, walang public transportation tong area namin. Kaya, uh-huh, ang magkaroon ka ng sariling kotse is very important here sa area ko, ma'am. What about nung nag-visit ka? So let's say nakapag-establish ka na financially, no? Stable na yung budget mo. Ito na yung mga time na pwede ka na mag-shopping, mamasyal. What's the first place you visited? Ang nauna namin lang na na-visit, ma'am, was St. Louis, Missouri. Nasa yun katabi lang namin ng Missouri kasi. So yun lang ang first out of state namin dahil nung una kasi ma'am takot kami malayo. Hindi siguro dahil I'm not sure. Ako talaga personally ma'am dito na lang ako talaga nag-drive ng yung talagang drive kasi I went here with my husband na marunong mag-drive. So initially siya talaga yung official driver. So, hindi po ako agad na I have to drive right away. Parang ganon. Pero, ma'am, bago ako umalis ng Pilipinas, nag-take na ako ng schooling and I took like 10 hours of schooling ng actual driving sa automatic na kotse para magkaroon lang ba ako ng hands-on na experience. Yeah. Kasi ma'am, hindi naman, wala kaming, may kotse kami before but manual and my father is usually the driver and my husband. So parang masasabi ko ma'am, prinsesa yata ako sa Pilipinas. Hindi po ako nagda-drive agad. Pero a few months before, eh, syempre ni-require talaga kami natin, kayo ng health carousel. Kaya sabi ko kailangan kong mag-driving lessons kasi hindi ko kakayanin ng wala na ano na mahirap po kasi magpaturo lalo minsan impatient sila eh magpaturo doon sa relative or mga ano. So yun, nag-schooling po talaga ako. Then pagdating dito ma'am nakapag-drive naman agad ako ma'am. Mm-hmm. Oh, that's good. Kasi importante talaga, no? Pero talaga, naniniwala ako sa sinabi mo na it's usually your husband or your father ang taga-drive natin. Kasi sila yung mas mahilig sa sasakyan, di ba? Sila yung mas mahaba ang pasensya pag traffic. Yes. ang mga daughters and a wife, usually natutulog lang. Alongside their backseat drivers yeah, po tayo. Exactly. Mga backseat drivers, mas marunong pa kung saan ang daan. Minsan. Correct. Di ba? Okay. And Patricia, how about a house? Have you acquired the house or are you planning to acquire a house anytime soon? Ito na ma'am yung aming house. Wow! Nakuha lang, yes, apo. Bali, nakuha namin itong bahay August of 2020. And we call it our COVID project. Wow! Congratulations! Thank you, ma'am. Thank you. Ang masasabi ko kasi ma'am, itong area namin is, ito yung, I don't know, hindi ko sasabing perfect, but it's a good place to start if na may family and we don't have kids yet, but kumbaga kung mag-asawa kayo, pareho kayo nag-work, you will save a lot this sa area na to. Okay. And then dahil nga rin sa COVID, hindi kami makagala. May mga family po kami around the US, kaya lang,
yun talaga eh, na-restrict yung travel. Mm-hmm. So, naiipon yung aming ano savings. And then, naisip namin, why not? Mga 6 months din ako naghanap ng bahay, ma'am. Pupunta lang ako sa open house. Uh-oh. And sisilipin ko lang yung bahay. Tas, and my coworkers are very, very helpful. They're a big part of the house hunting. Mm-hmm. Kasi they will tell you, yes, they will tell you where's the good neighborhood, saan yung maayos, saan yung hindi, saan yung na, mag-ingat ka. Hindi yan maganda. Yes, okay. So, they will give you ideas. But the thing is, kasi ma'am, ano sila, they were asking me, bakit kinuha ko yung medyo malaki na kasi itong bahay na ito, ma'am, 4 bedrooms. And, nagulat sila kasi dalawa lang kami, mag-asawa. Sila, isipin nila, that's not a starter home. It's gonna be expensive, mga ganyan. Kumbaga, hindi mabigat daw, sabi nila. Ma'am. Ang mga Americans kasi parang mahilig talaga sila nung isipin na practical sila. So, kung ano yung needs lang nila, yun lang muna. And then later on, pag lumalaki na yung family nila, saka lang sila mag-upgrade, mga ganon. Iba, siguro mga iba lang ang pinanggalingan na sa atin. I don't know, paano ko ba explain? I have a big family. All of my father's siblings is in Canada, Toronto, and it's just 6 hours away from here. Okay. And sa tingin ko, ma'am, kung walang COVID, lagi kami magkikita. And yes. Sa tingin ko, ma'am, kung ayun, kumbaga para sa akin, parang kailangan ko yung medyo may maraming rooms para naman ma-accommodate ko sila. Uh-huh. And I really plan to petition my family, my parents. And so yun, gusto ko talaga, ma'am, ano, yun. Tapos at the same time, ma'am, talaga, pinaka-importante, neighborhood. Uh-huh. This is one of the best neighborhoods and I'm so happy ko namin itong bahay na to. Sobra. Wow, oo. And we are so happy to know na meron ka ng bahay. Pero alam mo, totoo yung sinabi mo, Patricia. Tayo kasi mga Pinoy, long-term kasi tayo palagi. Diba? When we acquire something, long-term tayo. Paano pag dumating yung relatives? Paano pag dumating yung parents ko dito? Diba? Saan ko sila patutulugin? Yes, tama, ma'am. Diba? Sila kasi ano eh, parang ito, dalawa lang muna kami. Pag nagkaroon kami ng isa, dalawang anak, lipat ulit. Sanay sila nung mag-transfer from one place to another. Tayo, it's different from us. Ang culture kasi natin is we acquire something, we acquire a house, yes, and then long-term goal. Dito na tayo tatanda. Usually ganun. Yes, diba? Ma'am. Ganyan ka. Totoo yan. But this, pero dito ma'am, ang house, ang pagbili ng bahay, aaminin ko, it was very stressful. Uh-huh. Kasi ma'am, dito hindi bago ang bahay. Mm-mm. So most of the time 50 years old na yung bahay. Mm-mm. Tumiran mga tatlong tao na yung tumira, salin-salin, ganyan. So you will find the imperfections. You will see the chip in the paint. Mm-mm. You will see the marks in the floor. Yung amoy, yung loob ng bahay, yung initial amoy ng bahay. Marami ma'am kamaano na doon sa process ng pagkuha ng bahay, dadaanan mo na meron tiyatawag na inspection. Mm-hmm. Doon nila sasabihin sa inspection kung ano yung mga makikita nilang problem. Mm-hmm. Eh, iniisip natin kung kaya ba natin ano yan, i-address eventually, parang ganun. Pero hindi ko later on ko lang na-realize, nalaman na pag may nakita palang problem sa bahay, ang responsibilidad yun nung nagsiseller. I mean, kung sino nagbebenta. So late, yun medyo it was a a long process na talagang iyak, tawa, iyak, ganun ang nangyayari, ma'am. So but later on, after nang meron din akong point na may buyer's remorse, pero after 7 months, ma'am, I'm so happy na nakuha namin itong bahay na to. It's not giving me any headaches. Dumaan ng napaka yung mabigat na winter nitong huli kasi ewan ko ma'am nabalitaan yun. Yes, ito daw yung isa sa mga heaviest winter for the past 10 years. Oh wow. So yes. So sabi ko naman hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo ng bahay. It's still standing strong and we're warm every day. So sabi ko, I'm so happy with this house. Oo, wow. Oo, aswerte nyo. Aswerte mo, Patricia. Tapos,
not to mention na maganda rin ang neighborhood. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sobra. Diba? The neighborhood. Okay. And how about yung distance niya from your work sa bahay mo? How far is it? Pag late ka na, ma'am. Joke lang, ma'am. Pag ano, ma'am, pag nasa proper speed limit ka, eksakto 13 minutes. Ah, okay. Sundan mo lahat ng ano, ng mga speed limit, huwag ka magmadali. Mm-hmm. Pero pag yung late ka na, kaya ng 10 minutes, ma'am. So, ayan. Nasa downtown kasi ako, ma'am. So, I'm closer to the yung mga groceries. So I'm 3 to 5 minutes away from Walmart, yung mga lahat ng ano, ma'am, kainan na malapit kami dito. So very convenient. Yes, very convenient. Yeah. And 13 minutes, it's not so far. Alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba? Malalapit lang sa atin pero it will take you an hour. Yes, because of the traffic. Yes, ma'am. Oh, that's good. And what about your husband, Patricia? Anong preparation ang ginawa niyo para pumunta dyan kasama yung husband mo? Siyempre, andyan yung nag-isip din siya mag-apply ng trabaho. So, anong adjustment ang ginawa ni husband? I have to say, ma'am, na sa tingin ko, there was a point na nahirapan din siya eh. Dahil comfortable na siya sa work niya sa Pilipinas. He was working in a government hospital for so many years. Uh-huh. And you know, alam mo naman tayo comfort zone na natin yan. And uh-huh, then he was, natatawa pa nga ako, ma'am, na parang noon hindi siya makapaniwala, paalis na tayo. Aalis uh-huh na talaga tayo. So, pero before that naman, ma'am, napag-usapan na namin na sabi naman niya okay lang sa kanya magta-try siya ng any medical na, kasi nasa medical naman talaga siya, ma'am. Hmm. So nag-work, nakapag-apply siya agad sa hospital. Hindi niya natagalan, ma'am, na naghahatid sundo siya sa akin. Oh. So sabi niya mag-a-apply na ako, kailangan ko nang mag-apply. So ang nakuha niyang work, ma'am, is related din sa trabaho ko. Same hospital kami, but fortunately he's direct hired by the hospital. Uh-huh. And he works downstairs dun sa sterilization area, uh-huh, nga, ma'am. Yung mga, kumbaga, yung mga instruments na gagamitin namin for surgery, they will reprocess it, clean it, reprocess it, and then send it back to OR. Uh-huh. Parang ganun po yun yung trabaho niya. Which is very similar naman din sa trabaho niya sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko talaga, ma'am, ang struggle lang naming lahat na Pinoy, siguro magiging struggle ng lahat ng Pinoy na papunta rito is yung communication lang talaga. Mm-hmm. But then Pinoy kasi is very hardworking. Marunong tayong makisama, marunong tayong may kusa tayo, lagi tayong, yun ang nakikita ko, yun ang lagi nilang comment eh. And so, sa totoo lang, yun lang talagang communication ang sa tingin ko nagiging struggle every time. And I think that's one of the major struggles ng husband ko initially. But now, mm-hmm, he's very comfortable. He's joking around with his co-workers. Nanino kasi siya, ma'am, kaya inaano ko lang. Nasa background siya eh. Happy ko dyan ka lang. So, yun. Tas, ngayon, super happy na siya, ma'am. 2 years na siya by May. My May, wow. 2 years na rin siya sa work. Congratulations. Alam mo, thank yung, ang ganda ng timing, no? Kasi you were able to work in the same facility, di ba? Yeah. Tapos, almost the same pa kasi nasa OR ka, tapos siya nandun dun sa sterilization area. Alam mo yon, so lagi talaga kayong magkasama. Ang totoo yan, hindi naman kami totally magkasama. Gusto ko nga nakikita na nga, doon din siya sa surgery eh. Kasi surgery, uh-huh, talaga siya sa nag-work before sa Pilipinas. So sa OR talaga din siya. So, pero still connected and we get to talk about the work actually na hindi rin naman super parehong-pareho. Kumbaga, alam mo, may masishare pa rin kaming different things. Mm-hmm. We talk about different people na kasama namin sa work. And then, mm-hmm, we help each other kung ano yung nakikita namin problema sa department niya, mm-hmm, sinasabi ko, tapos sinasabi din niya sa akin kung ano nagiging problema. So sabi ko, ang ganda nung lokasyon natin, nung ating assignments.
Pareho. Yes, exactly. I swerte niyo, Patricia. You are very lucky to have a wonderful partner. To have been living a beautiful house. You know, sana you, someday makuha mo din ang parents mo, diba? And then I'm sure after this pandemic, lahat ng relatives mo coming from different places will come and visit you. Yes! Diba? Naku, ma'am. Oo. Excited na kami. And with all those more than 2 years of staying in the US, what do you think can be your extraordinary experience? Yung pinaka talaga hindi mo makakalimutan na experience. Ano nga? Maganda ba? Well, kasi ma'am, yung lahat ng in general talaga, wala akong naging roadblock na nahirapan kami talaga. Parang lahat ibinigay na sa amin, umilahad lahat sa harapan ko na hindi na namin siya gaano paghihirapan masyado. And this is so different or the opposite of what is my life back in the Philippines. So dito kasi ma'am, kita mo kaagad na basta you work hard, makukuha mo yung gusto mo. And like itong sa and everything, kumbaga yung mga nakuha naming mga bagay, so tingin, pinaghirapan namin. In a certain, kasi dito ma'am, di ba, pag kumuha ka ng bahay, you have to have a good credit score. Mm-hmm. And yes, then tamang timing, tamang preparation. You have to do your research. Hindi pwedeng, So ngayon, ang akin lang, nakatulong yung sobrang, I don't know kung OCD ako, ma'am. Hindi ko masabing OCD naman talaga ako. Pine-prepare ko lahat. Nare-research ko. Gusto ko compare lagi. And I trim down yung out na tong isa dahil hindi ko gusto. Out na tong isa. Okay, iwan natin tong dalawa. Parang ganun. So, hindi ko talaga masagot, ma'am, yung question na yan. Ganun nakita ko rin yung question. Sabi ko, narinig ko yung question. Sabi ko, hindi ko alam kung ano isasagot ko dun. Pero, so, wala akong ibang masasabi is blessed ako. And the reason why pumayag ako talaga din sa interview na to is gusto kong ma-inspire talaga yung iba. And I think I've been doing it kahit pa bago itong Kamusta Nurse na program na to. Mm-hmm. Kasi sa ibang nursing group online sa Facebook, I really help. I really try my best to help, assist, guide, even not health carousel nurses. Mm-hmm. I feel like it's time for me to pay it forward. Kailangan, hindi man kailangan, parang ang sarap sa feeling, ma'am, na makakarinig sa'yo na, ma'am, salamat, tinulungan mo ako. Yes. Ma'am, binigyan mo ako ng idea, nabawasan mo yung kaba ko, yung... Mm-hmm. Ang sarap, ma'am. Basta talaga, kahit yung nauna niyo, ma'am, na na-interview na si Ram, Ram, isa yan sa mga nakausap niya ako before siya pumunta rito. Kasi parang kami nasa Indiana. Ah, I see. So I helped him look for around for apartments. So naghami niya, saan ka ba? Habi ko, saan ka ba ma-assign? So ninanap ko yun, ma'am. So tinulong ko, I hope at some point natulong ako si Ram. Pero yun, naalala ko yan si Ram eh. Kasi yun yung mga unang kausap ko dito. Well, sa tingin ko naman, hindi ka makakalimutan ni Ram. Alam mo, yung mga first few people who helped you pagdating sa US, and I'm sure hanggang sa pagtanda, maaalala ka nun. Okay? Oh, thank you, ma'am. Oo. And maraming salamat, Patricia, dahil pinaunlakan mo yung interview namin. And with this interview, marami ka talagang mai-inspire. Marami kang matutulungan. Yes, oo, maraming salamat. Kasi alam mo, ang tagal din ng process eh, 'di ba? Bago ka makaalis, and yung struggles, and then the people who helped you around, 'di ba? So, yun nga, despite of whatever challenges na meron ka, hindi mo talaga inisip na magiging problema 'to. Kasi sabi mo nga kanina, para everything has been given to you eh, 'di ba? And it's very, you had a very different life back here in the Philippines, yes, which is very, very much true. Yes. So, Patricia, maraming salamat ulit. And health
Carousel, in behalf of Carousel, we would like to say congratulations for all your achievements, for being nominated in your facility. That was very good. That was very, you know, inspiring. And to be able to get a house, okay, last year during the pandemic, wow. Talagang ginamit niyo talaga yung na-save yes. yung pera ng tama. Yes. Okay? And congratulations once again. Pahay naman dyan kay husband. Hi, Ganao! Hi, nakaabang siya ka, Rhea, no? Hi! Tapos na po. Maraming salamat, sir. You're welcome. Nabalita po namin nag-enjoy yes. na kayo sa US. Maraming salamat. Sobrang thank you kami, ma'am, sa Health Carousel for this opportunity, and I'll be forever grateful na natulungan nila kay kaming pumunta rito. So, yun. Maraming salamat din po. And God bless you both. And thank hope you, to see you someday. Thank you. Once again, we're honored and delighted to connect with our accomplished nurses. Thank you, Patricia, for sharing your inspiring story and valuable tips during your transition in the US. Please stay tuned for our next episode of KamUSta, Nars.